Hindi pa man din ang kalahati ang 2019, lagpas 3,000 kaso na ng HIV-AIDS sa Pilipinas ang naitatala ng Department of Health. Nagpaalala tungkol diyan ang DOH. Hindi dapat matakot magpa-test ang mga taong at risk o malaki ang chance ang mahawa nito. Narito ang report ni Mav Gonzalez. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng kaso ng HIV at AIDS sa Pilipinas. Sa tala ng Department of Health Epidemiology Bureau, 38 na bagong infection ang naitatala araw-araw, mas mataas sa 32 kada araw noong 2018. Noong 2014, 16 cases lang ito kada araw. Sa kabuuan, 3,434 na ang kaso ng HIV-AIDS sa bansa ngayong taon. We really are one of the few countries na kung saan continuously dumadami pa yung cases. More than 90% of cases are men, especially men who have sex with other men. Age grouping natin, about one-third of the new cases are really very young, meaning 15 to 25 years old. Tapos daw yung 50% naman would be young men din na 25 years old hanggang mga 40. So pag pinagsama natin, more than 80% of the cases would be in this demographic. Noong Marso lang, 1,172 na bagong kaso ang naitala at meron sa kanilang mas bata pa sa 15 anyos. Tingin ng DOH, mas madali na kasi magkaroon ng sexual partner ngayon dahil sa social media at dating apps. Maaga rin talaga yung sexual debut, no? Tatag natin. People become sexually active at a young age na baka hindi pa sila prepared. Baka hindi pa full yung knowledge nila when it comes to unsafe sexual practices and how to protect yourselves. Importante na magpa-test kung at-risk ka sa impeksyon. May mga libreng testing center na sa lahat ng rehiyon. Pwede nang magpa-test ang mga edad 15 hanggang 18 kahit walang parental consent. Magbibigay rin ng gamot at counseling sa pasyente, pati na rin sa kanilang partner at pamilya. Patuloy rin ang paghikayat ng NGOs gaya ng AIDS Society of the Philippines na magpa-test. Transmission-wise, hindi po natin masabi na dumadami ang kaso sa Pilipinas. Pero alam natin na yung actual numbers ng mga alam nila na may HIV sila, pataas siya. Dumadami yung porsyento, maybe because of HIV better awareness, less stigma, na nagpapatest ay nagpa-positive. Nakakabahala dahil oo, pinapakita ng mga numero na tumataas ang kaso ng HIV sa Pilipinas, pero ipinapakita din ng mga numero na ito na ito yung mga taong nagpatest at nalaman nila na ang status nila ay HIV positive. Ngayon, mas maaalagaan nila ang kanilang sarili dahil alam na nila kung ano yung HIV status nila. Hiling nila, mas holistic na pagtrato sa mga persons living with HIV pag lumabas na ang implementing rules and regulations ng HIV-AIDS Policy Act. Na a-isolate po ang HIV at AIDS as a single program within the many programs of DOH. Ang maganda po tignan ay kumbaga yung well-being talaga ng PLHIV. So kasama na rin po yung livelihood doon kasi yung iba po at risk sila, no, na mawalan ng trabaho. Pag magiging libre na po lahat ng diagnostics, lahat ng kailangan i-test, maganda, that's a big step na rin po. HIV is not a death sentence. There's treatment that we can do, that we can give for patients who have the virus. Marami rin naman natatakot magpa-test kasi naman kung malaman nila na positive sila, baka ma-stigmatize sila ng society. And this is what we want to reverse. We want to say na if you feel that you have the risk factors, please have yourself tested. And of course, the government will support you. Mav Gonzalez, GMA News.